Nais paimbestigahan ni Senadora Miriam de Pesos Santiago ang pagpunta ni DILG Undersecretary Ricardo o Rico Puno sa kondo at opisina ni Yumaong Secretary Jesse Robredo. Bagamat di pa rin naglalabas ang pahayag si Puno, pinagtanggol naman siya ni Pangulong Aquino. Saksi si Jam, si Sante. Bakit pumunta si DILG Undersecretary Rico Puno sa condominium unit ni Yumaong DILG Secretary Jesse Robredo isang araw matapos bumagsak ang Sinakyanian Piper Seneca sa Masbate kahit hindi umano ito pinag-utos ng Malacanang? Isa ito sa mga tanong na nais si Senadora Miriam Defensor Santiago na masagot sa ikinakasang pagdinig sa Biyernes ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes and Laws. There will be a lot of sound and fury. There will be a lot of sound from Mr. Puno and maybe there will be a lot of fury from me. Puno was guilty of plain discourtesy or unethical conduct. It would have been very easy to get on the phone with Mrs. Robredo Inaga and ask, can I please have your permission to go there? Bukod kay Puno, imbitado rin sa pagdinig si Attorney Lenny Robredo, incoming DILG Secretary Mar Rojas, PNP Chief Nicanor Bartolome at initing ng kapalit ni Puno, Executive Secretary Paquito Ochoa at DOJ Secretary Laila Dedima. There is an appropriate investigation if it would help in shedding light, then why not? Basta ba may proseso, may tama, may imbitasyon talaga. I will clear it with the President. Okay, pag mga ganyan. Pero sa Senate President Juan Ponce Enrile, wala raw nakikitang mali sa pagpunta ni Puno sa mga opisina at condo unit ng Yumaong DILG chief. He was at Gander to retrieve some records that he knew belonged to the department. He's an undersecretary, he's number two man in the department. That's his duty. Maybe the president is not defending Mr. Puno, but is just trying to assuage or to protect the backers of Mr. Puno. I am going to try and draw that out or tease that out during the hearing. Pero hindi pa mapangalanan ni Santiago ang umunay backer ni Puno. Right now, I can't because I'll be accused of unfair allegations without any evidence. This is not a political motivation we're talking about. I think it is just corruption. Kung si Senadora Miriam Defensor Santiago ang tatanungin, hindi pa muna dapat italaga ni Pangulong Aquino si Yusek Puno sa anumang posisyon sa gobyerno hanggat hindi pa nabibigyang linaw ang mga kontrobersyang kinasasangkutan nito. Sinisika pa rin ng GMA News na kunan ng pahayag si Puno, pero ipinagtanggol siya ng Pangulo na makapanayam ng media sa Russia. I instructed him to seal the office of Secretary Robredo to ensure that yung all of these records will be left intact. Okay? And that is the extent of the instructions that I gave to him. Gayunman, sinabi ng presidente na papalitan na si Puno sa DILG. Ang posibleng pumalit sa kanya, ang hepe ng PNP na magre-retiro sa Marso. Nababanggit din yung nasabi nga niya sa Russia, pero mag-uusap pa uli kami. Hindi pa ako magko-comment muna dyan. Ano? Hihintayin ko ang Pangulo dahil yan po naman ay prerogative ng ating Pangulo. Pagdating sa trabaho sa DILG, ang shooting body ng Pangulo na si Puno ang tinalagang tagapangasiwa ng PNP. At isa sa mga tungkulin niya, ang pagtutok sa proseso ng pagbili ng baril para sa pulisya. Dalawang issue kaugnay nito ang mainit ngayong pinag-uusapan. Una, ang pagkapanalo sa bidding ng Espinelli Trading at partner nitong Israeli weapons industry sa pagsusupply ng 60,000 short firearms. Pero na-disqualify ang R. Espinelli dahil kulang umano ang mga naisumating dokumento. Tuloy, ang susunod na lowest bidder, ang Trust Trade, ang kinuha. Giit ng PNP, wala rin irregularidad sa nangyaring bidding. Wala pa hong contract signing. After the contract signing, yung notice to proceed. Yung notice of award ang meron na ho yun. Yung sinasabi ho kanina na insinuation na on the time na pagkamatay ni Secretary mukhang mali ho yun. Wala ho doon. It's not even significant. Kasi yung proseso tuloy-tuloy ho yun eh. Siya ho yung Undersecretary for Peace and Order. So di ba natalaga ho siya ng Pangulo, ng SILG, na oversee the peace and, yung Philippine National Police. So he can always sit down doon sa amin, pero not as voting member, not as regular member. At wala rin ho siyang, wala ho siyang dito sa amin. Ang pangalawang issue, ang pagbili ng 120 piraso ng assault rifle para sa mga pulis. Pinatigil ito ng Pangulo at pinaimbestigahan sa PNP dahil natuklasan ng Pangulo na isa ring gun enthusiast na mataas ang presyo ng nanalong bidder. Pag tumingin ka sa internet ngayon, you can get it for as little as $800+. So 800 times 40 will give you 32. Yeah. And 32 and 80 are very far off. So, tapos yung the rifle itself was not what they told me they wanted. Ako si Jam Sasante, ang inyong saksi.